Napakabangis po pala nito pong bagong labas ng Euromotor. Ito po yung kanilang bagong Griffin 180i. Kung ating tititigan kahit isang anggulo, nahahawig siya sa Aerox, mga KLM. Pero ang kagandahan niyan, mas mabangis to. Dahil gumagamit po ito ng triple projector lights para sa kanyang main light. Meron po yung high beam and low beam. At very attractive din yung pagkakadesign nito pong kanyang daytime running light, no? Nagkaroon ng partition dito na putol po siya sa tatlo. Para sa akin, eye-catchy po siya. At big shift po yung pagkakadesign nitong kanyang front fairings na yellow color. May diff lines dito na V-shape and then combination po ng black at saka yellow. Dito sa bandang itas, may nakalagay po rito na Griffin 180i, yung kanyang model name. At meron po siyang Euro logo dito sa bandang gitna. Pointed din po yung pagkakadesign nito pong kanyang handlebar cover. At combination naman po ito ng matte black at glossy black naman po ito pong kanyang little visor. Dumako naman tayo rito sa kanyang side profile. Wow, matutulis at napaka-brusko, no? Ang ganda ng color combination, no? Yellow, black, tapos nagkaroon ng glossy blue. May nakalagay naman po rito na Euro motor na decal. Tapos, Euro. Nahawig talaga siya sa Aerox, no? Yung pagkakaroon niya rito ng hati. Tapos nagkaroon ng additional na palikpik rito. Pagdating naman po sa kanyang front suspension, ito po ay gumagamit ng traditional telescopic fork, matte black color. At ito naman po kanyang magwheel is wide design na matte black color. Dumako naman po tayo rito po sa kabila. Silipin naman po natin itong kanyang front braking system. Mayroon po itong single rotor disc brake with 2-pot caliper na matte black. At ito pong kanyang front fender is combination ng matte black at saka glossy blue. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 100x80-14. At ito po ay naka city riding condition. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Wow, hawig na hawig, no? At ang kagandahan niyan, more vibrant to dahil nga colored. Makikita natin in more detailed lahat po ng kanyang full informations. At dito naman po sa kabila, patayin nga muna natin at baka maubusan ng gas. Habang dito naman po sa kabila, mayroon po itong passing light, high beam and low beam, turn signal selector, at ang kanyang horn. At ito naman pong kanyang brake lever is chrome color. Habang dito naman po sa kabila, ang kanyang mga button selector, meron po siyang auto stop start system, may on and off ang kanyang headlight, at meron po siyang, of course, nandirito po yung kanyang electric starter. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po pala ay equipped with smart keyless system. Very impressive, mga KLM. Included na rin po rito yung kanyang fuel at set opener. Nandirito po yung kanyang remote. At dito naman po sa right side pocket, buksan po natin. Malalim din, pero masasabi ko maliit lang siya, pwede lang tayong maglagay rito ng gloves. Pero ang kagandahan niyan, mayroon na po siyang integrated na USB charging port. Ayan, no? So pwede na rin po pala tayo ritong mag-recharge ng ating mobile phones or gadgets. Nandirito na rin po sa gitna located ito pong kanyang fuel tank, kaya more accessible kapag kayo po ay magpapagas. Dito po sa kanyang footrest, mayroon po siyang rubber cover on top pero wala siyang footrest extension. Sukatin lang natin para makita natin ito pong ating paa, kung occupied ba, kung kasya ba. Kasyang-kasya naman, mga KLM, saktong-sakto lang. Baba mo na tayo. Ito pong kanyang upuan, wow, napakabangis, no? Para ka nang nagpa-setup ng upuan. Ito na po yung kanyang stock na upuan, ha? Straight out from casa, mga KLM. Naka-camel back seat na po siya. Nagkaroon ng touch ng carbon, may carbon pa rito na nakalagay, oh. Which is napakaganda talaga sa ating paningin. Mayroon pa po siya ritong mga deep lines. Yung pagkakatahe, more durable po siya. Napakalambot. Masasabi ko, napaka-premium po nito pong kanyang upuan. Buksan naman natin para makita natin yung kanyang underseat compartment. Wow, napakaluwag din pala nitong kanyang underseat compartment. Sa tansya ko, kasya po rito yung isang full face helmet. At marami pa po kayong mailalagay dito na personal belongings. Close na po natin. Mapunta naman po tayo rito sa bandang ibaba. Mayroon po itong side stand na matte black color pero di natin alam kung mayroon po yung engine kill switch. Mayroon din po itong center stand na black color, of course. At ito pong kanyang engine, nagkaroon po siya ng two-tone color combination. Matte black and then chrome color itong kanyang engine cover. Regarding po dito sa kanyang engine, wala po tayong specifications na maibibigay sa inyo. Dahil gaya po ng sabi ko sa inyo, bago lang po ito. Pero mayroon po itong 180 cubic centimeter engine displacement. Hanggang doon lang po yung information na maibibigay ko sa inyo. Dito po sa kanyang side profile, nagkaroon po pala siya rito ng decal na Griffin. Combination po ito ng blue tsaka
yellow. At meron pa po siyang mga diamond na silver color or gray color sa kanyang background. At dito sa bandang itaas, napaka-muscular din po ng pagkakadesign. Nagkaroon ng windlet dito, nahati sa dalawa, yellow color po and then matte black color. Meron po siyang decal rito na diamond na black color and then yellow. May nakalagay naman po rito na Griffin 180i. So naka-fuel injection na po ito, mga ka-LM, ha? Kaya matipid na rin po siya sa pagkonsumo ng gasolina. Dumako naman tayo rito sa bandang likuran. Silipin naman po natin ito pong kanyang taillight. Napakaliit lang nitong kanyang taillight, pero ang kagandahan niyan, LED na po siya. Meron po siyang split na daytime running light dito sa gitna. At ito pong kanyang mga turn signals is mahaba po siya na LED, naka-pop up. At meron na din po itong integrated na plate light. At mayroon din po siyang light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, ang kanyang nagsisilbing plate holder. At ito pang mabangis, mga ka-LM. Pagdating po pala rito sa kanyang rear shock absorber, ito po pala ay naka dual sub-tank shock absorber. May canister na po siya, oh. Silver color along with gold, which is very attractive, no? Napaka-forma ng kanyang dating. At bukod dyan, ang ganda po ng bouncing performance nitong kanyang rear suspension. At mayroon na din po pala siya ritong integrated na mudguard. May touch pa ng carbon yan. So ito naman po ang kagandahan niya, na pre-prevent niya po na matalsikan ng putik ito pong other body parts nitong ating scooter. At ito pong kanyang stock pipe, simple lang naman, matte black color itong kanyang heat protection guard. At mayroon po itong single exhaust. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with 2-pot caliper para po dito sa kanyang rear braking system. Naka matte black na Y design na magwheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 120x70-14. Naka city riding condition ito pong kanyang rear tire. At tubeless na rin po yan. Ayan ang maganda rito, mga ka-LM. Mayroon siyang radiator. Meaning to say, ito po ay equipped with liquid cooling system. Kaya maaasahan po natin, mga ka-LM, pwede po natin itong gamitin pang long rides. Dahil nga po, advisable ang mga liquid cooling system na gamitin para po sa mga malalayong biyahe. Overall, masasabi ko rito sa kanilang pinakabagong Euro Motor, Griffin 180i, mabangis yung kanyang body and design, at talagang napakalupit at napakaangas ng kanyang lighting system. Kaya para po dun sa mga nakapanood ng video na ito at interesado pong maglabas nito pong kanilang Euro Motor na Griffin 180i, ay puntahan nyo na po sa pinakamalapit po na Euro Motor branches sa inyong lugar para po ma-check nyo kung available na itong mga unit na to. At kung wala pa, automatic, pwede na po kayong magpa-reserve. So hanggang dyan lang po, mga ka-LM, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.